Kausapin na natin ngayon. Mahumusta pa rin ho tayo, no? Dahil kahit maaraw na, sunod-sunod pa rin po ang ating recovery efforts doon nga po sa mga tinamaan ng Bagyong Ophel at Pepito. Ang Catanduanes ang pinakamatindi ang naging tama. Kausapin natin ng ating LDRRMO2 ng Panganiban Catanduanes, si Sir John Anthony Cabrera. Good morning, Sir Peter at Rica po ang inyong kasama. Yes po, ma'am. Good morning po. Opo, thank you po. Sir John, Sir Anthony, ano po ba itatawag namin po sa inyo, sir? Anthony na lang po, Anthony. All right, hi, sir Anthony. Oo, kayo po, ang minalas na tinamaan ng landfall nitong si Super Typhoon Pepito. Ano po? Paki-describe nga po sa amin, please, ano na ang sitwasyon ngayon sa Panganiban? So ngayon po ang sitwasyon natin sa Panganiban is wala pa po kaming kuryente and ang supply po ng tubig namin from municipal water system is ngayon po kasi is nasira yung transmission line. So ang supply po ng tubig namin ngayon is mga 1 to 2 hours lang per day every morning pero hindi po siya consistent. Okay. And isa po siya sa challenges kasi isa po ang tubig sa pinakakailangan po sana ng nating sa bawat bahay po. So mula po nung tumama itong si Pepito hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente po ang Panganiban? Yes po, wala pa rin pong kuryente. Ngayon po is meron po kaming dalawang genset dito sa MDRRM office. Yun din po ang ginagamit namin para sa pre-charging station po. And may one unit starting po kami from Mayor's office and yun po ang ginagamit namin para magbigay ng free wifi din po sa mga kababayan namin dito sa Panganiban. Opo, yung problema po sa tubig, Sir Anthony, kasama na rin po yung potable water dyan? Luckily po is yung mga, with regards sa potable water, yung mga water filling station namin po dito is operational. Opo. May mga kanya-kanyang generator po sila. So, maswerte pa din kasi pwede, may makukunan pa rin kami ng tubig na may iinom. And additionally po, may mga nangilang-nilang free-flowing pa na faucet na pwede pa rin inuman. Opo. Are you under a state of calamity na po dyan sa inyong lugar, Sir Anthony? Sa ngayon po is wala pa pong binababa ang province with regards to state of calamity. Pero in the works na din po siya. Ang hinihintay na lang po ang approval from Sanggunian Panlalawigan po. Opo. Kumusta po ang supply ng diesel? Dahil po sabi nyo, genset ang inyong ginagamit ngayon, no? Yes po. Okay. Yes, with regards po sa supply ng diesel, yes, ngayon opo. Po is medyo okay naman din po ang supply ng diesel kasi may biyahe na din po from Tabaco Port and sa Verac and sa San Andres Port. So nakakapasok pa din po ang supply ng diesel. And operational din po lahat ng gasoline station dito. May kanya-kanya po silang generator po. Ayun. Sir Anthony, ilan ng mga kabahayan na nasira nitong si Pepito sa Panganiban? Yes po, ang Panganiban po is nasa totally po na 2,500 household po buong munisipyo. Yeah. Ang totally damage po dyan is 570. Mm-hmm. And ang partially damage po is nasa 1,120. Wow. Aba napakalaking porsyento pala ng ano, no? Ang population po ninyo ay may 10,000 na ba? Yes po, opo. Okay. Yung pong komersyo, pag-usapan po natin, yung mga tindahan, supermarkets, nakabukas naman po ba? Yes po, ang mga tindahan po dito, wala kasi kami yung malalaking hardware, mga supermarket. Meron din kami dito yung mga small businesses lang, pero lahat din po sila bukas is operational na. Very good. Paki-explain lang po, baka lang hindi ko na manaunawaan, ano. Bakit hindi ba pwedeng mag-declare ng state of calamity ang bayan ng Panganiban? Yes po, pwede po kami mag-declare ng state of calamity. Pero po is magkakandag pa lang po kami ng meeting kasi po ngayon talaga is tutok kami sa pagtulong po sa ating mga kababayan. And ang gagamitin lang namin is yung state of calamity ng ibababa po ng province. So hinihintay ninyo yung sa probinsya. Okay. Ano po ang nag-sustain ng pinakamatinding damage? Is it yung agriculture o infrastructure po?
ang nakasustain ko ng pinaka-damage talaga is agriculture sa livelihood po. Kasi yung may mga palay pa po na supposedly aanihin na, pero binagyo siya. So hindi na po siya makapakinabangan ngayon. And sa livelihood naman po, yan yung mga abaka and copra. Si abaka po is lahat po sila na nasira talaga. Ang may nakausap akong isang abaka farmer, sabi niya, 3 years pa daw po bago pumalik sa normal na production ang mga abaka po. Naku, nasira lang na isang bagsak. Sir, ito pong mga building materials po na kinakailangan para makapag-repair ng mga bahay. Ano po ang latest dito? May mga sinabi po ba ang gobyerno na ipadadalang tulong? As of now po is wala pa po kami nakatanggap na tulong with regards po sa shelter kits o shelter assistance. Pero po, if ever, ang kailangan po talaga namin is mga GI sheets, mga pangbubong, pako, plywood, kahit pang build lang po ng temporary shelter. Mm-mm. Pero meron naman po bang mga available dyan sa mga maliliit na hardware? Naubos na po ba? Yes po, may kanya-kanyang bilin na po yung mga kababayan natin. And sa kasamang parag po is parang nadidipit na po yung supply niya. Opo, okay. Kasi di ba pagaling po yan sa gobyerno, meron ding ayuda no, na ibibigay parang bilang kahit pa paano, pero at least may mga matatanggap. Ulit po, ma'am. Yes po. Opo. Sir, meron din po bang mga cash for work assistance na ibinigay for now? Ang ngayon po is wala. Ang ginagawa lang muna is pagbibigay po ng mga food packs sa lahat po ng mga barangays. Okay. One final question po, Sir Anthony. Ilan pa ang nasa evacuation centers na mga mamamayan ng Panganiban? Yes po. May mga mangilan-ngilan pa po tayong mga nasa evacuation centers. Sila po yung mga over 694 individuals po. Or 147 families. Sila po yung mga as in totally damaged talagang hindi na pwedeng tirahan yung wala na talaga yung bahay nila na wash out na. Oh, which brings us to anong gagawin natin ngayon doon sa mga na, wala na talagang bahay? Ano po ang anong balak ng municipal o provincial government po for now? Kasi medyo umupa naman na baka may araw na rin kahit paano pwede na pong pag-usapan yun siguro. Yes po. Ang currently po is nagkakandak kami ng assessment para po kung makakaya po na may maibigay na ng mga shelter kits sa temporary solution po kasi na pagbigay natin ng mga shelter kits sa kanila. Ang permanent solution sana dyan po is relocation ng resident natin yun. From hazardous areas to safe areas po. Pero ngayon, yun lang muna ang gagawin namin po na magbibigay ng shelter kits para may mapagsimulan po sila. Okay. Little by little lang recovery talaga sa ganyan. Yes po, opo. Slowly po, pero surely. Opo, opo. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong pagpupunyagi na makarecover at sana nakikinig ang national government dahil palagay ko kailangan sa dami talaga ng mga nasirang bahay. Oo, nawasak ng mga kabahayan. Sir Anthony, maraming salamat po at lakasan pa ninyo yung loob ninyo. Opo. Yes po, kailangan din namin po ng mga dasal po galing sa inyo. Thank Totoo you po. Yes salamat po. Sir, ingat po. God bless. Si Sir John Anthony V. Cabrera. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.